It's me, Erin. Welcome to Kindergarten, Module 3, Week 6. Ang gagawin natin ngayon ay iba-ibang bahagi ng katawan. Ano ba yung mga iba-ibang bahagi ng katawan? Mata, ilong, bibig, kilay, tenga, ulo, mga kamay, o darire, at ang mga paa. At bago natin simulan yan, isulat muna natin ang pangalan. Tara, sulat tayo. Guys, ang una natin gagawin ay bubuo tayo ng puzzle ng isang batang lalaki. Pagsamahin natin yung mga iba-ibang bahagi ng katawan niya. Katulad ng ulo, kamay, paa, at buong katawan niya. Ang unang magagawin ay gugupitin ko sila at ididikit ko dito sa papel. Tara na guys, gupitin na natin! Ito na yung dinupit ko. Ang gagawin ko ay bubuuin ko tong puzzle at ididikit sa papel. Ang una kong buuin ay itong ulo. Dikit na natin! Sunod naman ay kagutom ng ulo itong katawan. Dikit na natin! Mga paa. So guys, tapos na tayo sa puzzle. Ulo, katawan, at paa. Tapos na tayo dito guys. Susunod naman natin gagawin ay iguguhit natin ang iba-ibang bahagi ng mukha. Guguhit natin ng ilong, mata, at kilay, at bibig, at tenga. Tara, iguhit na natin! Tapos na tayo guys! Tapos na tayo sa mga iba-ibang bahagi ng mukha. Ito guys! So, ang susunod naman guys, kukulayan ko ng angkop ng larawan na tinutukoy sa bawat pangungusa. Pipili ako ng isang kukulayan sa bawat numero o pangungusa. Simulan na lang sa number 1. This is a number 1. Nagtakbuhan ng mga bata. Ang kukulayan ko, syempre, yung paa. Kasi paa ang ginamit sa pagtatakbo. Dito naman sa number 2, may narinig siyang umbo. Ang ginamit niya ay tenga. Tenga ang kukulayin ko. Kasi yun ang ginagamit sa pagrinig. Dito naman sa number 3, sumilip siya sa likod ng puno. Ang kukulayin ko ay mata. Dahil mata ang ginagamit sa pagsilip. Dito naman sa number 4, pumalakpak siya ng mahina. Ang ginamit niya ay kamay. Ang kukulayin ko ay kamay. Dahil yun ang ginagamit sa pagpalakpak. Dito naman sa huli, sumigaw ng it, si Rhea. Ang kukulayin ko ay yung bibig. Dahil yun ang ginagamit sa pagsigaw. Tara na guys, magkulay na tayo! Tapos na guys! Dito naman sa baba, bilukan ang larawan na tinutukoy na bahagi ng katawan. Dito sa number 1, ang nakalagay ulo. Ang bibilukan natin ito dahil itong ulo. Yung iba yung mukha at mata. Pero ang bibilukan ko itong ulo.
Dito sa number 2, ang nakalagay ay tenga. Meron ditong ilong, bibig, tenga. Ito ang bibigyan ko, tenga. Dito naman sa number 3, ang nakalagay ay tuhod. Meron dito tuhod, tapos liko, tapos kamay. Ang bibigyan ko ay tuhod. Dito naman sa number 4, ang nakasulat ay darire. Meron ditong paa, darire, at bibig. Ang bibigyan ko ay darire. Dito naman sa huli ay leeg. Meron ditong leeg, katawan, at bewang. Ang bibigyan ko ay leeg. Ito sa unahan. Tara na guys, bilugan na natin ng angkot ng larawan. Ang tinutukoy ng bawat salita. Tapos na guys. Sunod naman guys. Iguhit daw ang nawawalang bahagi ng katawan ng batang lalaking ito. Ang nawawalang parte ng katawan na ay nawala itong mata dito, tenga niya, yung kamay, at yung paa. Tara, iguhit na natin ang nawawalang bahagi ng katawan niya. Ito na guys. Dito naman sa baba, pagkapitin ng guhit ang magkapares na bahagi ng katawan. Dito sa number 1 ay kamay o mga darire. Ang kaduktong niya, syempre, itong kamay na nandito sa kabila. Ang susunod ay mata. Syempre, ang kapares na itong mata dito sa kabila. Sunod naman ay tenga. Ang kapares na itong tenga nandito sa kabila. Sunod naman ay kilay. Ang kapares na itong kilay dito sa kabila. At ang huli ay paa. Ang kapares na itong paa sa kabila. Tara, pagkabitin na natin. Ito na guys. At naman guys, isulat daw ang bilang ng mga bahagi ng katawan. Dito sa number 1, ako ay may dalawang kamay. Ang isusulat ko dyan ay dalawa. Dito naman sa number 2, ako ay may isang ilong. Ang isusulat ko dyan ay isa. Dito naman sa number 3, ako ay may dalawang mata. Kaya ang isusulat ko ay dalawa. Dito naman sa number 4, ako ay may isang leeg. Ang isusulat ko dyan ang isang leeg. Dito naman sa huli, ako ay may dalawang paa. Ang isusulat ko dyan ay dalawa. Tara na guys, susulat na natin ang bilang. Ito na guys. So guys, ang susunod natin gawin ay buuin natin itong katawan na to sa pagkuhit ng iba-ibang hugis. Kagaya ng ginamit niya dito. Meron bilog, meron parisuka, meron parihaba, meron triangle. Ganun din gagawin natin sa kabila para mabuo yung katawan niya. Tara na, ikuhit na natin. Guys, ay ikahon ang pangalan ng nakalarawan na bahagi ng katawan dito sa kaliwa. Ang pagbibilian ay dito sa kabila. Dito sa number 1 ay larawan ng ilong. Ang pagbilian ay ilong, dilak, bibig. Ang ikakahon ko ay itong ilong. Dito naman sa number 2 ay larawan ng mga mata. Ang pagpilian ay tenga, dila, at saka mata. Ang ikakon ko ay itong mata.
Dito naman sa number 3 ay larawan ng mga kamay. Pagpilian ay kamay, siko, at braso. Ang ikakawin ko ay kamay. Dito naman sa next, number 4, ay larawan ng bibig. Ang pagpilian ay isngi, bibig, at leeg. Ang ikakawin ko ay bibig. At dito naman sa huli, ay larawan ng mga paa. Ang pagpilian ay binti, tuhod, at paa. Ang ikakawin ko ay paa. Tara, ikuhin na natin ang tamang sagot. Ito na guys. At dito naman sa last, pagduktungin ng guhit ang mga magkabiyak na hugis. Dito sa unahan ay hugis bilog na kalahati. Kalahati nga ay ito. Tira silang pagduduktungin ko. Dito naman ay kalahating parihaba. Ang kaduktong niya ay itong nasa baba. Dahil kalahati rin niya ng parihaba. At dito naman sa number 3, at hugis tayong girl. Ang kaduktong niya ay itong tanging girl dito sa kabila. Diyan yung kalahati niya. Dito naman sa number 4, ay hugis puso. Ang kaduktong niya, itong hugis puso sa taas. At ito sa may hulihan ay hugis star o between. Ang kaduktong niya ay itong star sa kabila. Tara na, pagduktungin na natin ang magkahugis. Tapos na guys! Tapos na tayo guys! Module 6 Week 6, mga bahagi ng katawan at mga gamit nito. May natutunan pa kayo sa atin module serye? Dapat alam niyo na ang iba-ibang bahagi ng katawan at ang mga gamit nito. Nagustuhan niyo ba ang aking video? Ano bang intay niyo? I-like and share niyo yan sa kaibigan niyo para updated ka sa susunod ko pang video. Bye guys!